Trending worldwide ang dalawang bulldog na namatay matapos barilin ng mga pulis sa London, United Kingdom. Dito naman sa Pilipinas, isang Aspin din ang nag-viral matapos i-post ng isang non-profit organization na paghingi nila ng tulong para sa Aspin na di umano'y nabaril ng isa ring pulis. Pag-usapan natin yan kasama ng ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby. Naku, nakakabahala naman ito. For someone like you. For someone na may like Diggy me. And many Correct. Others. Such a dog lover. Attorney, anong batas ang nag-iingat sa ating mga alagang hayop? Well, meron tayong Republic Act 8485 na inamendahan ng Republic Act 10631 na kinikilala bilang ang Animal Welfare Act of 1998. Mm-hmm. So medyo matagal itong batas na to. At sa ilalim ng batas na ito, pinagbabawal ang pagpatay, pag-torture, pag-abandona ng mga hayop. Kasama dito yung pagbabawal ng cruelty to animals, kaya bawal na din. Halimbawa, yung overcrowding ng mga animals pag nasa sasakyan, di ba? Nakikita natin yan kuminsan, nakakaawa naman talaga. Bawal ang hindi pagbigay ng tama at sapat na pangangalaga, pagkain at tirahan, pati na rin pagmamaltrato yung sa mga when you use these animals in experiments, no, unless there's approval from the proper government agency. Of course, exempted ang pagpatay ng mga baka, baboy, manok, kambing, rabbit, yung mga madalas na kinakain ng mga tao. So halimbawa, bawal ang pagpatay ng mga aso unless of course ito ay parte ng mga ritual ng mga indigenous communities. Exempted din kung ang pagpatay ay isang form of euthanasia or mercy killing kung ang aso ay may serious at incurable na sakit or kung ito ay in pain or misery at hindi natin dapat binabaril para masaktan, di ba? Pero requirement pa rin ng batas kahit na sa pagpatay ng mga manok, baboy, baka o kambing, dapat ito pa rin ay mabilis at in a humane manner as in hindi dapat masasaktan o mahihirapan ng mga to the extent possible. Pwede ba, attorney, sabahan ng kaso yung taong makakasakit sa mga alagang hayop? Nung kaso pwede. Ba pwede isa pa lamang sa kanila? Pwedeng-pwede. Yung mga nag-viral minsan, di ba? Papaluin, tatadyakan. Diba? Parang merong siguro, merong serious childhood problems yung mga yan. Well, yung violation ng Animal Welfare Act, halimbawa, yung pagpatay nga sa isang animal ay posibleng kulong ng hanggang 2 taon at may fine. Kasama dito ang pag-torture or pagpapahirap or neglect sa isang aso or kahit na anong animal nga, no? At yung aso ay namatay. Kung serious sa pagpapahirap, pagmamaltrato, pero hindi naman namatay yung animal, may posibleng kulong ng hanggang 1 year and 6 months. Pag hindi naman masyadong seryoso ang pag-torture or neglect, hanggang 1 taon pa rin na kulong. So medyo mabigat. Actually, parang kung manakit ka ng tao, mas mababa pa ang penalty sa ilalim ng revised penal code. Pero, and I think ito yung isang factor dun sa video, no? Kung ang violator ay isang public officer or employee tulad ng isang police. Ayun, tama. Ang penalty ay mas mataas, hanggang 3 taon at ang fine ay hanggang 250,000 pesos. Parang naging aggravating pa yung pagiging official. Kasi naman, ano mo? Actually, kailangan natin paulit-ulit na isipin na public office is a public trust. Public officers are supposed to set good examples. At kung makikita natin naman yung paano magmahal din yung aso, di ba? Parang hindi mo talaga siya sasaktan. Correct. Attorney Gabby, we made it to Friday. Yes, it's a Friday. And of course, I have a happy weekend. Happy weekend. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion.